pursuit, and I'm getting stronger step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to. Uragon Vlogs. Guys, pakisuportahan ito kung gusto nyo magpagawa about sa mga ceiling, about sa mga electrical, sa mga pagpapagawa ng bahay. Dito marami kayong matututunan dito kay Jay Uragon Vlog, mga ka-OFW Gahiro. Kaya subukan nyo nga puntahan ang kanyang channel. Good morning! Yan po mga ka-Urag. Tayo magbubuhos tayo ng flooring. Ayan, samahan nyo kami. Para dito sa garahe, ito yung kanyang seat house. Mabuhusan natin yan ngayon, lalo yung temperature na. Okay, i-check na natin yung ibang update ko kayo sa ibang ginagawa dito. Tapos by next week, bala kong ipa-clear na to. Bala ko ipa-clear na yan. Sakaling baka mabuhusan din natin. Dahil ang iniintay ko lang naman dito, yung mga plumbing. Na-finish na natin yung mga plumbing. Kumbaga nailabas na natin. Itatap na lang nila yan dito. Tapos saglit na lang ito by next week. Araw ng Sabado ngayon. Tapos yung mga PPR, yan. Kita nyo naman nangyari. Halos binago namin ang mga layout nila. Dating nakakabit na sa mga CR. Ayan. 3/4 po ang ginamit namin dyan. 12 unit yan. Mga nirepair namin. Pati mga plumbing niya. Mga PVC pipe. Mga PPR. Ayan. Ayan na. Ayan. Tapos iaangat pa namin yung tubo dito na 4 dahil bumaba, baliktad ang takbo ng tubig. Aangat pa namin yan. Kaya ito lang pag natapos to, hindi ano na kami, flooring na namin to. Ayan. Tapos ayan. Ayan. Pwede naman yung pasuin nyo muna yung kanya. Pero pag ano, halimbawa ano mil, pagpabili kayo ng cap na harapin. Yan, ilalabas lang natin yung mga PPR na mga sandangkal or 80cm. Diyan kung halimbawa emergency na umina yung tubig doon sa ating main o sa contador natin, automatic maglalagay sila dito ng jetmatic. 12 unit 'yan or 12 na PPR ilalabas natin diyan. Diretso doon sa kabila. Ayun. Okay, abang natapos, may tatlo pa 'yan. Ayun pa yung tatlo, ibababa pa 'yan dito. Tapos may anim pa yan na galing doon sa may unahan natin, no? Doon sa front. Okay. Yan lang ang nagpatagal sa atin. Yung mga PPR, halos lahat natin na-repair. Marami tayong mga binasag. Kaya ito'y konting idea lang po ito sa mga gustong magpagawa ng kanilang mga buildings or mga apartment or unit or bahay. Dapat siguraduhin na natin na safe na o maayos yung ating pagkakabit ng mga plumbing para kung kayo sakaling ma-flooring na natin to, ma-finish na, mayroon ng titira dito, hindi na magdadalawang isip o mag-ano na magkakaroon ng problem kasi mas mahirap pong mag-repair na finish na. Ito ngayon pa lang, nire-repair na namin. Dating may gumawa kasi dito. Nakita tayo nila, ma'am at ni sir. Yan. Shout out po kay ma'am at kay sir, tiwala sa atin. Okay. So, pinawak sa atin lahat ng itong buong building nila. 12 unit. Okay. Medyo nang malaki na, matatapos na rin to. Ito lang nagpatagal yung plumbing. Tapos yung mga electrical, mga binago din natin. Ayun, puro kikesamin na rin naman. Tapos yung kikesamin namin sa taas. Dito na sa baba, nakatapos na sila ng isang unit. Okay. Yan, yung manol natin. Yung manol. Mataas ang buhos natin dito. Pumapatak siya ng 5 inches. Ang ating buhos dito dahil ito ay garahe ito. Sakyan. Tapos may bakal tayo. Ang bawat allowance natin ng bakal, 35 inches, 35 centimeter by 35 centimeter. And then ang nakahang na tayo yan, kumbaga mataas na. Ayan, mapansin nyo, mataas na yung ano natin dyan. Kumbaga hindi nakalapat sa lupa or sa
bato o sa ano natin, pinagbistayan yung ating mga bakal. Nakaangat po. Taas na angat o. Okay. Nagpiprepare na sila ng halo. Silintin na natin. Tapos, ito, ikisamihan na yan. Kisamihan na yan. Dito sa loob, tapos na nila yung isa dito. Loob. Bale, limang kwarto na lang at itong whole isang hallway. Ito, finish na. Ayan na. Ayan. Okay, samahan nyo kami at tayo magbubuhos tayo ng flooring dito. Oh, let's go! Tayo ay ito, may tubo na yan, ilagay na natin yan, abang na yan para sa mga CR natin doon o sa mga sa dumi, gano'n yan. And then ito, mag-abang tayo ng drainage doon sa kanto, doon sa dulo, para yung tubig doon hindi na tatakbo doon sa kabila, doon na lang, diretso na dito sa ano. Natin o oh. Ang bigyan na yan, ipadagdag yan. Tapos to, nililayout na natin para sa flooring. Nilibel na natin pa dun, pababa para yung tubig niya palusong yung tubig. Yun no, nalagyan na natin ng gravita o ating pang pinagbistayan. Kapal ang buhos natin dyan, naglalaro sa 5 inches or mahigit, gawa ng paparkingan to ng sasakyan. Bakala natin yan, abangan nyo yung ating ating bubuhusan yan. Wala natin problema sa ano yan, sa mga plumbing natin dyan. Okay na, naka-layout na yun dyan. Okay. Nandito lang muna tayo, magbubuhos. And then ito, babakalan na natin to. Yan, nabakalan na. And then yun, papormahan yung ating manhole na yun. Okay. Yan, pormahan na yan. Sabi natin sa buhos. Tapos dito sa likod, yan, piniprepare na nila yun para sa ating mga supply ng ating tubig o ating mga PPR, kinakasahan na.
Ana, tapos na ating ano, flooring oh. Ito pong J. Uragon Vlog, napakaganda po ng channel na ito, no? Tungkol po ito sa construction. Actual construction po ang channel na ito, no? Pag pinanood nyo po ito, panalo po kayo sa channel na ito. Napakaganda po ng mga video niya. Lalo na pong magaganda, no? Yung mga iba't ibang design niya. Kakaiba po yung mga iba't ibang design niya sa mga kisame. Subukan nyo pong panoorin J. Uragon Vlog na ito. Matutuwa po kayo pag pinanood nyo po yung mga video niya. Maraming salamat po.